Okay mga bro, welcome back na naman sa aking channel at mayroon na naman tayong bagong tanggap na isang fish shaker mga bro. Kaya malalaman natin yung problema nito mamaya. Okay, bago yan ay shoutout muna kay Ilyasar Ributon ng Negros Occidental at Cristabel Briguli na siyang nagkomento mga bro. At kay Buhay Paraugma from Durungan City, ayan. Marami po salamat sa inyong panonood sa ating mga video at sa suporta nyo. At sa lahat po ng mga sumusuporta sa channel po ni Laritic PH, maraming salamat po. Okay. At sa mga account po pala, sa mga gustong magpagawa ay pasensya na po at talagang masyadong busy po si Laritic. Ayan. Gustong gusto ko kayong igawan pero talagang busy po tayo. Wala tayong time. Okay. Kaya gagawa na lang tayo ng mga maraming tutorial mga bro para sa inyo, para matuturo kayo ng maigi. Okay, simulan na natin. Okay mga bro, bali ito yung ating gagawing fish standard natin o fish shaker natin. Ayan. Bali ang nangyari daw dito mga bro ay kung ito, pinahiram daw nung may-ari. Tapos nung binalik ganito na, sira-sira na. Ayan. Ayaw na raw kung ito. Ayaw nang tumunog. Wala na raw ano, lumalabas na kung kuryente dito sa output niya nung testingin na ng may-ari. Ayan. Bali ito yung gawa natin noon bro. Mga bro dito. Bali maganda rin daw yung huli nito mga bro. Bali ang combination nito mga bro ay kung ito 1421. Ayan o. 1421. Okay. Bago natin kung siguro testingin ay o bago natin i-connect tong mga condenser niya. Ayan o. Lagot-lagot no. Tapos nagkaroon pa daw ng damage mga bro. Ayan, nagkaroon ng bitak. Dati wala daw ito eh. Ayan. Kaya nung hiniram at nung binalik, wala na, sira na. Ayan, medyo galit na yung may-ari mga bro. Ayan. Kaya challenge ko dun sa mga humihiram na kuan, dapat pag hinihiram, ingatan. Okay. Ayan. Bali, itest muna natin yung kanya. Bakit? Sabi ng may-ari nung mandar pa rin daw eh. Nung tinisting niya raw, tinisting dun sa may paa niya. Nung napaandar niya, medyo nilapit yung paa niya. Walang kuryente, wala siyang maramdaman na kuryente. Okay, test muna natin to kung ayos. Check natin yung output mga bro. Ayun, mayroon naman siya. Bakit sabi ng may-ari walang kuryente? Bali, ang connection nito mga bro ay kwan. Itong output nito, hindi nakatap dito. Ayan. Check din natin ito mga bro kung may continuity. Meron naman. Meron naman siya. Okay naman yung rewind niya. Okay. Bali, ang gagawin muna natin dito mga bro ay kunin ito. I-coconnect muna natin itong mga condenser niya. Okay, balatan ko muna itong mga wire niya. Bali, lagot-lagot na mga bro yung kunin. Pinagtatanggal na yung kung dito, pinaka C-type na kung terminal. Wala na. Balatan ko muna. Okay mga bro, bali nabalatan ko na yung kung mga wire. Ayan, ang mangyayari dito ay ititis muna natin kung may tinamaan dito. Baka kung ano yung mga ginagawa dito nung humiram eh. Baka tiningnan siguro mga bro yung connection nito kaya kung
kinalas-kalas ito, kaya nung ibinalik nabitak na ito. Okay, test muna natin yung mga condenser bago natin i-connection. Ayan, pati yung ground niya mga bro, tinanggal yung mahaba dito na nilagay ko, wala na rin, tinanggal na rin nila. Okay, test muna natin. Bali, nasa 10K mga bro. Ayan, ipitik lang yan kung good ang ating condenser. Okay, good. Good. Okay, good mga bro. Ito naman dito sa may taas niya. Good. Okay, good. Okay. Ayan, i-check na natin yan. Okay, good. Ayos mga bro. Wala namang problema sa ating condenser. Okay, pagsama-samain ko lang itong mga itim. Okay mga bro, balik. Napagsama-sama ko na yung mga wire na itim, yung positive ng condenser. At nilagyan ko na rin ng kwan dito. Magnetic wire dito na lang natin nihinangan. Okay. Higpitan muna natin yung kanyang kwan. Tornilyo. Tanggalin muna natin itong pangibabaw na platino. Okay, bali na hinang na natin ito mga bro. Ayan. Ihinang din natin yung ground ng condenser dun sa maghihinang sa kabila. Ayan, dito. Kasi, kung mga bro, ayan, pinutol nila yung kanay. Yun, yung naputol na yung paggawi dito. Ayan. Talagang pinakaalaman nila. Okay, bali dito na lang siguro natin hihinangan mga bro dito. Para ma-connect lang dun sa ground. Direct na natin dito. Ipitan natin itong tornilyo niya. Ayan. Medyo bumangking siya. Okay. Bali, jumpera na lang natin dito mga bro.
Ay, na-connection na natin mga bro. Ayan. Balang susunod naman ngayon ay tanggalin muna natin itong pangilalim na platino. Lilinisan muna natin. Ayan. Kaya kapag kayo mga bro, kapag na-stock yung piece stanner nyo ay kwan. Kailangan pag i-stockin nyo, linisan nyo ito tapos pahidan nyo ng grasa para hindi basta-basta kalawangin. Linisan muna natin bago natin testing kung andar na siya. Okay, bali nalinis na natin yung platino niya mga bro. Ayan o. Ayan, ikakabit na natin. Lagyan natin ng counter nut. Okay. Check natin mga bro kung may contact na yung platino niya. Ayun, mayroon. Check din natin yung kanyang switch. Active naman yung switch niya. Active yung switch niya. Okay, pwede na natin testingin. Okay, bali nakabitan na natin mga bro ng kanyang plate. Testingin na natin kung under siya. Ayun, mandar na siya. Masyadong madiin. Pagka masyadong madiin mga bro icon, iinit kaya medyo angatan nyo ng konti pag ano. Ayun. Ayun, gumanda yung kanya. Ito yung connection mga bro na hindi nakaka-ground. Mm.
Kahit dito, pag isa lang yung hinawakan mo, hindi ka magagalit. Pero pag dalawa, sigurado makukuryente ka. Para pag isa, hindi. Oh. Okay, testirin natin kung ilan yung lumalabas. Set natin sa 250. Mataas rin mga bro yung boltaya niya. Nasa kon mga bro 175. Oh, 175 yung output niya. Okay naman siya mga bro, hindi naman siya umiinit. Ayan. Okay. Okay mga bro, hanggang dito na naman muli at kita-kita na naman tayo sa susunod na video ko mga bro, at sana ay marami kayo natutunan sa ating mga video. Ayan, sa ating mga tutorial. Okay. Maraming salamat po ulit at God bless.